Hi, welcome mga ka vlogs, 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 and this is Franz Cut Vlogs. Today we're going to repot. So i-repot natin yung isang plants na nabili ko para mas maging maganda na siya. So dyan tayo kukuha. Medyo mataba yung lupa dyan kasi. So yun, para mas maganda yung kanyang pag-grow. Okay? Yan. So dito po kasi ay marami mga paklang ng saging na nabulok na. So lagay natin siya dyan para mas maganda. So medyo mahirap lang talaga, nakakapagod siya lalo pa malaki yung pot natin. So kapag naglalagay tayo ng lupa, good thing meron tayong ganito, parang maliit na pala para mas mabilis, and then hindi tayo masyadong mapuputikan or marurumihan ang mga daliri natin or kamay natin. Ayan. Okay, ayan. So, puno na. So, yun. But before that, itanim natin siya. Kailangan muna natin siyang ipino, pipinuhin natin para mas makahinga yung mga ugat. So, kung napapansin ninyo, hindi siya masyadong puno. Hindi rin siya masyadong konti. So, yun. Para maalaw natin yung roots tong plants kapag nag-grow na siya or uugat na siya, meron siyang wide area na pwede siyang makahinga. So, kumbaga breathable yung area niya. So, yun. So, yun. So, kailangan natin siyang pinuhin para mas maganda siya. Hindi mo ubuo. So, yun. So, hukayin natin yung sa ilalim na medyo maitim. Yun kasi yung loom. So, yun. Parang topsoil. Yun yung pinakamataba. So, yan. So, medyo mapagod lang talaga siya. Nagpapawisan na ako. Pero worth it naman yan. And then after, so nakikita ninyo, ito. So dahil nahalukay na natin siya, mas mabilis na siyang i-segregate. Meron kasi mga yun, mga candy. Saka ibang mga, ito, takip ng medicine, bottle. Or mga vitamins. So yan, mas pino na siya. Mas maganda na yung pagtanim natin. Hindi siya compacted. Mas pangit kasi yung ganun eh. So mas pino, mas maganda. Saka mas madali siyang lumaki. Ayan. So, makita niyo hanggang ganyan lang siya. Para at least when you're going to water your plants, hindi siya mag-overflow. So, yun. Tsaka saktong-sakto lang siya. Kasi pag mas konti at lumaki na, let's say, naging 3 feet or 4 feet tall na siya,
So, pag konti yung lupa, matutumba yun. Yun. Pero kapag ganito, compacted siya, sakto lang yung kapit ng ugat dun sa soil. So, sturdy. Mas safe siya, hindi siya mabubuwal. Okay, we're done. Ayan, so, kunin natin. Ayan, meron pa. So, this one, guys, tawag nila ito, a giraffe. So, yan. So, pag lumaki siya, giraffe siya. Joke. So, pag lumaki siya, para siyang ganyan. So, ayan. But ito ay native yan siya eh. But this one, ito yung mas mahal na klase. So, ayan. So, parang tiger yung kanyang body. Ayan. So, mas maganda siya. Ayan. So, yun. I-repot na natin. Lipat na natin siya. Okay. So, ready na siya. So, nakikita nyo, mayroon na siyang lumalabas na another. Ayan. Another dahon. Soon to be dahon. Ayan. So, syempre, remove natin siya dito. Sa mas maliit na lalagyan. Tapos, dyan, lalagyan natin siya. So, tansyahin natin gano'n siya kalaki. Make sure na sa middle part siya. Para mas maganda. Kumbaga, evenly distributed ang pag-ugat niya. Tsaka mas matibay din siya. Mas matatag siya. Kapag lumaki na siya. Kapit na kapit ang ugat. So, yun. Yan. So good. Okay na yan. Ayan. So, yan. Yan na siya. Okay. So, kakamayin na natin siya. Pero kung ayaw nyo madumihin yung kamay nyo, you should wear gloves. So, suot tayo ng gloves. And then, ayan. Medyo press natin ng konti yung paligid niya. Para lang. And the rest na nakapalibot ay luwag lang, maluwag lang. Para mas makahinga siya. Ayan. See? So, look at that, guys. Diba? Welcome. So, pag lumaki siya, mas madidistinguish natin yung pagiging parang giraffe niya. Or, minsan tinatawag siya yung tiger. Yung kanyang body. So, mas maganda. Yay! Sana lumaki siya agad. Diba? Okay. So, ganun lang siya kadali. Okay. Uy, tapos na pala tayo. So, yun. Thank you so much for watching, guys. I will just update you kapag lumaki na siya, mga maybe next month. So, sana mas maging maganda siya sa bago niyang kinalalagyan. And, salamat po sa panunood. And, don't forget to subscribe to my channel. God bless you, guys.